Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay hinarana nga ni Patrick si Miss Rachel. Grabe at napakaganda pala ng boses ni Patrick at kitang-kita na parang hindi ito medyo pinapansin ni Miss Rachel. Grabe at talagang kinantahan ni Patrick ng buong song si Miss Rachel. At kitang-kita na talagang gusto niyang makuha ang atensyon ng dalaga. Oh, my angel, angel baby. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang tutuhanin ang lahat? Habang kinakantahan pa ni Kuya Patrick si Miss Rachel, ay bigla namang dumating si Kuya Ruel. At talagang pagdating nito ay pinaalis niya si Patrick sa gilid ni Miss Rachel at doon siya umupo. Sabi niya naman ay sorry daw sapagkat medyo na late siya dahil nagpa-feeding pa daw siya sa kanyang mga beneficiaries. Grabe't pagdating ni Kuya Ruel ay parang mas naging intense ang mga kaganapan. Pagtapos naman nun ay kinumusta ni Kuya Ruel si Miss Rachel kung kamusta na daw ang desisyon ng kanyang papa sa pag-alis nila papunta sa Davao. Sabi naman ni Miss Rachel ay ayun na nga ang nangyari dahil parang magdadalawang isip na ang papa ni Miss Rachel na sumama sila kay Ruel. Sapagkat napanood nila ang paninira ni Dr. Love sa kanila nung kaharap nito si Kuya Val sa last episode ng Rochelle Love Team serye. Oh, my angel, angel, baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Sabi naman ni Kuya Ruel ay nababadtrip na daw siya medyo kay Dr. Love sapagkat sinisiraan daw talaga siya nito sa papa ni Miss Rachel sa mga manonood at kay Kuya Val. Talagang medyo naiinis daw siya sapagkat puro masasama ang sinasabi nito at paninira sa kanya at kay Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel sa kanya ay chill daw muna siya. Talagang yun lang naman daw kasi ang role ni Dr. Love sa kanila kaya dapat itindihin niyo na lang. Sabi naman ni Kuya Ruel ay kahit na ganun ang role niya ay sana magdahan-dahan siya sa kanyang pananalita sapagkat madami ito na apektuhan. Oh, my angel, angel baby. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo.
kita. Mapigil ang puso ng damda. Pagal mo. Bakit ba ako'y lagi ako? Lagi ang karabing pinapansin. Karot ga. Galing ako nagpa-feeding insan. Oo. Ay, ano kanina pa kayo? Traffic sa Maylapo. Kasi nagpa-feeding ba ako? Galing pa akong Batubalaan sa Paracali. Ay, salamat. Thank you. So, si, ano, Kuya Tata. Hindi. Kaya nga, hindi siya nakapunta ngayon, di ba? Kasi napagod yun. Napagod. Kasi yung backup dun siya. Backup singer na. Mukhang may concert dito. Mukhang may concert pagdating ko. Sino yung ni Patrick yung pinaktis niya para sa pageant? Ah, yung kanta niya. Para sa pageant. Good luck, bro. Galingan mo. So, ayan. So, ano, insan, alam mo na ba yung ano, kwento sa akin ni Rachel kanina? Parang nahiya daw na sumama si Tate Rachel. Parang nagbago ang isip. Yung nga, insan, panood ko yun. At nalaman ko din mismo kay Papa ni Rachel na medyo nagdadalawang isip siya na sumama sa akin. Sayang, sayang yung ano, yung pinlano ko doon na yung mga pamilya ko talagang ready na sila sa pag-uwi namin. Dala kasama sila Rachel, buong pamilya niya. So yun, nakakayain na yun lang. Kasi nga, ano, yung in-expect ko na may enjoy sila sa pagpunta nila doon. Medyo wala na. Pero sana nga insan magbago yung isip ng Papa ni Rachel kasi nga si Uncle Val naman yung masusunod sa huli, di ba? Nagpaalam naman ako kasama si Rachel. So okay naman na sa kanya? Okay naman yung sabi niya. Mag-iingat lang kami and may mga pa-joke pa siya doon na talaga. Pero nakakasad lang kasi nga ngayon medyo si Tatay nahihiya na. Nahihiya na siya sa sana magbago pa yung isip. Kaya nga, kasi magbago pa yun. Oo, ilang araw pa man din. Kausapin ko din. Sige, insan, kausapin mo. Para nalungkot na pati si Rachel. Ano lang yan, Rachel? Magbago pa yung isip ni Ma. Sige, mausap muna kayo. Ito muna ako sa record. Ano ba? Hindi kayo matutuloy? Siyempre, si Papa. Si Papa, dapat din doon tayo at parang maghihingi ng permiso sa Papa mo kasi siya talaga yung guardian. Yep. Ano? Yeah. Kailan ba yung mano sa Papa mo? Ano bang gawin natin? Ano bang gagawin ko? Mahirap yung pauwi. Hindi, ano bang problema? Ba't ano? Huh? Yung gano'n? Kasi nga, napanood ni Papa yung mano. Ah, ito talaga si Dr. Love. Pero minsan kakausapin ko din yan si Uncle Val kasi nga ano, alam naman ni Uncle Val na talagang mabait kami, ganyan. Wala akong gagawing masama na kakapamak ng apelyedo o pamilya namin. Pero ito talaga si Dr. Lagga. Minsan sumusobra na. Bakit? Ano-ano na naman pinagsasabi. Halimbawa, nung episode 6, last part nun, di ba, nakaalis na tayo. Grabe yung mga sinasabi kay Uncle Val. Sinisiraan ako na, eh, porket minor ka, dinadala kita. Kaya nga, sinama ko buong pamilya mo. Diba? Para wala silang masabi yung mga viewers natin. Pero ito talaga si Dr. Lan. Nakaka-bad trip din minsan. Eh kasi nga, role niya yun. Role niya? Eh kahit role niya yun, eh bakit ganyan siya magkapagsalita sa atin? Mukhang namimersonal sa akin, may galit yata yun si Dr. Lan. Kaya yeah, dapat minsan, yung dandaan yung panalita niya, hindi yung bigla-bigla na eh ganito, maganda na yung plano natin kasi nakausap natin personal si Uncle Val tsaka si Auntie Edna. So okay naman sila, di ba? May mga payo din naman ibigay sa akin. Eh di ba, nagpaalam naman ako. Personal akong lumapit doon dahil ano kahit gabing-gabi. Chill ka lang! Ito, palamig ka. Okay ba ito? Sobrang lamig ang ulo mo. Di ba sa'yo ito? Ay, lamig pala, init. Okay ba ito, ino mo? Di ba sa'yo ito? Oo, sabi niyan. Okay lang. Eh, okay lang. Medyo nakakaano lang. Chill. Nakaka-disappoint ang minsan. Chill. Banat ni Dr. Lab sa atin.
hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!